natin guys, ano? So for today, tuloy lang natin yung discussion about evolution of digital transformation. Ayan. So last time diniscuss natin yung kung paano nag-evolve ang digital transformation. So for today, discuss naman natin yung ano yung matututunan natin dun sa iba na hindi nag-transform, hindi sumabay sa digital transformation. Yung inisip nila na okay na to. So tingnan natin yung mga businesses na yon. Plus, tingnan naman natin yung mga businesses na sumabay, na nag-transform into digital. Okay? So, first, i-quote natin itong binanggit ni John Chambers, executive chairman ng Cisco Systems. Sabi niya, at least 40% of all businesses will die in the next 10 years if they don't figure out how to change their entire company to accommodate new technologies. Ayan. So, sige. So, tingnan natin yung mga... Ayan. So, companies that failed at digital transformation and what we can learn from them. So, ang sabi, a staggering 70% of digital transformations fail. Ayan. So, iba-iba, no? Iba-iba yung mga reasons. So, sige, let's start, ano? Unahin natin si Nokia. So, si Nokia was once known for being remarkably adaptive and forward-thinking. And so, its eventually demise was a surprising one. Ayan, so halos lahat tayo, no? Nung kasagsagan ng, ayan, no, 1996, talagang sikat na sikat yung Nokia. Pero, paano, ano ba ang nangyari? Bakit hindi sila nakapag-adapt into digital? Ang nangyari kasi, Nokia failed to acknowledge the significance of software, yung mga apps, and underestimated the rapid transition to smartphone. So, siguro, naisip nila na dahil sila naman yung sikat noon, kasagsaga na yun, ano? Parang, hindi na natin kailangang mag-try ng bago. Okay na yan. Yun. Kaya nga lang, lumabas yung biggest competitor ni Nokia, which is Apple, na talagang, kumbaga, nag-adapt ng digital at nag-provide ng mga smartphone innovations. Yun. Kaya noong 2013, nakakalungkot, Nokia had just 3% of the global smartphone market, and in August of the same year, it sold its handset business to Microsoft for $7.2 billion. Yun. So, yun yung nangyari kay Nokia. Isa sa hindi nag-adapt ng digital transformation. Another one is si Kodak. So, si Kodak, talagang most famous revolutionary name na yan, yung Kodak, ano, by George Eastman. So, ang nangyari naman dito kay Kodak, so, the company long maintained the belief that its customers would continue to appreciate and value a printed image over a digital one. So, tingin nyo guys, ano, dahil lang dun sa belief na yun, na yung mga customer, hindi, yung mga customer gusto pa rin yan yung printed. Ayaw na nila yung digital, di ba? Diniscuss natin kanina, nung nakaraan, na from Kodak, nandiyan na si Canon, digital camera, and eventually Instagram. So, inisip lang ni Kodak na baka gusto pa rin to ng mga tao, yung nagpapaprint, pupunta ka sa Kodak, papadevelop ka. Ayun. Kaya nga lang, nakakalungkot, hindi na ganun dahil yung mga tao guys, sumabay din sila, no, sa digital transformation. So instead na magpa-develop ako, why not dito na lang sa phone ko, digital na lang. Ayun. So Kodak filed for bankruptcy in 2012 and has been working to reinvent itself ever since. Okay? Next is si Blockbuster. So Blockbuster, nag-o-own siya ng 9,000 video rental store sa United States in the late 90s. So, nangyari naman dito, si Blockbuster nag-focus too much on the profits it was raking in from its video stores to commit to making the new service a success. So, para sa kanila, similar with the other company na sabi nila, gusto pa rin ng mga tao yan, yung nagre-rent ng mga video.
Pero eventually, gaya nung dumating na yung mga digital, ano, nasa loob ka na lang ng bahay, makakapanood ka kahit di ka na mag-rent. So, gaya ni Netflix. Ayan. So, yun ang nangyari kay Blockbuster. Hindi sila nakapag-adapt into digital. Next, si MySpace. So, MySpace was once considered to be the coolest social networking site between 2005 and 2008. Nangyari, kay MySpace, si Facebook kasi came through with a far superior and more user-friendly service na hindi nagawa ni MySpace. Yan. Tapos, badly managed din siya, si MySpace. Kaya, masasabi natin hindi rin siya nakapag-adapt into digital transformation. Next, si Toys R Us. This is a much-loved children's brand sa United States. Meron siyang 700 stores. Ang nangyari naman dito kay Toys R Us, hindi sila nakapag-adapt dun sa e-commerce, dun sa isell nila yung kanilang products on the internet. Yan. So, akala nila pupuntahan pa rin sila ng mga tao, yung Toys R Us. So, hindi sila nakapag-adapt into digital transformation. So, next is si Yahoo. So, first launch in 1994. Actually, naging ano to eh, no? Go-to portal natin for email, news, tsaka web searches. Pero ano nangyari? Hindi rin sila nakapag-adapt, ano? Into digital. And nakakalungkot, nung 2002, meron silang chance na bilhin si Google for $1 billion and si Facebook naman, $1.1 billion in 2006. Pero hindi nila pinursu. Parang sabi nila, okay na to, no? Kahit hindi na tayo mag digit, hindi na tayo mag innovate. Pero yun, nakakalungkot, si Yahoo ay binili ni Verizon for just 4.8 billion. Next, si Xerox, isang printer company, launched the Xerox Palo Alto Research Center, Xerox Park. Pero yung company kasi nag-invest in research and development. So, nag-struggle sila to capitalize on market potential. So, nakakalungkot, si Xerox was unable to seize the right opportunities to leverage its ideas and innovations and run a profitable commercial business. So, sabi nga ni Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. So, yung mga binanggit nating mga companies, hindi sila nakapag-adapt dun sa change. So, pinili nilang manatili. Okay? Pinili nila na hindi mag-grow. Ayan. So, puntahan naman natin yung mga success stories ng mga companies na nag-demonstrate ng power of digital transformation. So, sino-sino ba sila? So, una si Chipotle, digital transformation in fast food. So, ito ang ginawa ni CEO Brian Nicol. Nag-deployed siya ng kagad ng digital change program sa ano no sa restaurant nila. True digital na siya. Ayan. Next, IKEA. Ayan, familiar tayo diyan, ano? Powering retail transformation with digital. Ayan. So, ganun din ang ginawa ni IKEA. Pinalakas niya yung kanyang ano no. Kumbaga digitalization side niya no. Nag-purchase siya ng pinurchase siya si TaskRabbit. So, doing this made it easier for customers who don't like assembling IKEA furniture. Ayan. So, 'di ba, minsan kasi pag bibili ka sa IKEA, i-assemble mo pa, no? Next, the company dip into the smart home sector by developing its own products. So, syempre, alam naman natin ng IKEA, it's all about home. Ayan. It shows how keeping an open mind about digital can help even the most established companies enter brand new markets. Next, si Trelleborg. So, deploying robots, increasing jobs. So, Trelleborg, it is a manufacturer of precision seals for the industry. So, the company did not set out to cut staffing when it deployed robots to improve product quality. Ayan.
So as a result, within 2 years, the companies increased agility, boosted businesses so much that they hired another 50 employees to keep up with the business. Ayan. Next, si Microsoft. So alam na natin to, nakilala natin. So nag-ship kasi sila to cloud computing. Ayan, di ba? Binanggit natin to sa framework ng Industry 4.0. Nag-adapt sila dun. Yan. So actually yung cloud computing nga na yon is yung Azure. Ayan. Microsoft Azure. Next si Coca-Cola. So siya naman nag-select siya ng good vendor selection. Nag-ano din siya ng robotics tsaka machine learning software, Ripcord's robotics and ML software. Ayan. Through that nakakapag-process na sila ng documents flawlessly, sabi nga. Oh. So the new technology removes staples, accurately reads scans using machine learning, and automatically sends finished documents to customers with near zero error rates. Ayan. So it proves how choosing the right vendor is critical to tapping benefits from digital transformation. So the world is changing, whether you like it or not. Get involved or get left behind. So, totoo naman guys, ano? Gaya ng binanggit natin, yung change, inevitable yan, mangyayari at mangyayari, whether you like it or not. So, dalawa lang ang choice mo. Get involved in that digital transformation or get left behind. Thank you guys for listening.